Ala! Baka papalitan na nga yung mukha ni Andrea Brillantes kay Kiki Duterte. So, ano kaya yung mga dahilan kung bakit siya papalitan? Pero, baka lang ito ha. Kaya ang pag-uusapan natin in this video is yung 5 reasons bakit baka palitan na yung mukha ni Andrea Brillantes kay Kiki Duterte sa Brilliant Skin Essentials as the new brand endorser or ambassadress ng produktong ito. Let's start with discussing about Brilliant Skin Essentials. So it is a skincare na brand wherein they are selling or distributing mga kojic acid soap, yung mga rejuvenating set, tapos yung mga creams, toner, tapos may mga serum. And I myself as a beauty product reviewer, meron po akong isang channel wherein I review products and isa itong product na to sa mga nireview ko. Ang masasabi ko lang is ang pinakagusto ko sa lahat yung collagen cream. Kasi ang ganda ng effect niya lalo na kapag bago ka matulog and then paggising mo sa umaga, ang sarap ng feeling. So yun yung pinaka-favorite product ko sa Brilliant Skin Essentials. And after mong gumamit ng kojic acid, yung creams ang ginagamit. Yung toner muna and then yung cream. So, nabanggit ko yan sa vlog ko sa isang channel ko. And now, let's proceed sa main topic. Since medyo sensitive ang topic, I would like to make a disclaimer. The views, opinions, and insights from this vlog does not reflect yung image ng content creator such as me and the image of this channel, The Story of Anthony Vlogs. I hope I will not be included with the cancel culture or sana hindi ako mabash sa video na ito. Ngayon po, kahit na ilang days after ng election, sobrang taas pa rin ng mga emotions between yung mga supporters ng isang candidate and yung supporters ng isang candidate. So, sari-saring mga post ang mga nakikita natin sa ating Facebook, sa YouTube, or sa Twitter, or even sa TikTok and sa IG stories. So, isa na dyan si Andrea Brillantes. Kaya medyo nagkaroon ulit ng issue tungkol sa kanya. And wala nang patumpik-tumpik pa, let us now begin yung first reason kung bakit siya ang baka papalitan na bilang endorser ng Brilliant Skin products. So eto, nag-tweet siya kasi na sabi niya is, asan na ang utak nyo? So 31 million votes for president na BBM na expected na magiging successor ni Rodrigo Duterte is, sabi niya, asan ang mga utak nyo? So, very sensitive yung tweet niya. Nagkaroon talaga ng malawakang, alam mo yon, nag-share sila, nag-tweet, nag-in-retweet nila, in-screen grab nila, tapos pinost sa mga ibang social media websites such as Facebook, sa Twitter din, syempre, tapos sa YouTube, TikTok, IG stories. Even yung mga vloggers, yung hindi nag-video, yung mga vloggers lang na gumagawa ng article. So, ginawan na siya din ng topic regarding this matter. And yes, nagkaroon talaga siya ng attention. So, gumawa siya ng eksena sa social media and marami ang hindi nagustuhan sa kanyang pag-tweet. So, malamang ito ang isang reason kung bakit she will be grounded or ito yung magiging base kung bakit baka siya matanggal. And then, number 2 is that she... alam naman natin na isa siyang supporter ng isang particular candidate. And syempre, yung sinusuportahan niya is hindi pinalad na nanalo. So, second rank yung sinuportahan niyang candidate. And until now, medyo sobrang nakikita natin na ang malakas at matindi pa rin yung emotions ng mga magkabilang panig. So, isa siya, yung emotion niya is, alam naman natin na yun yung isang example na highly sensitive and
wag mo nang lapitan or wag mo nang makipagkwento about political issues regarding sa mga past yung reasons na nangyari dahil makakatikim ka na sangkatutak na parang pag vent out ng feelings nila magiging ikaw yung sponge or shock absorber ng ganitong mga sitwasyon. So yan yung isang reason kung bakit nagkaroon siya ng siguro nag-decide siya na i-tweet yung kanyang nararamdaman. It's because apektado siya sa mga current na issues regarding sa ongoing na yung katatapos lang na politics dito sa atin. So, yung number 3 naman is yung since napansin na yung tweet niya, yung may-ari ng Brilliant Skin, doon na siya nagde-decide, pinag-iisipan niya kung ano yung gagawin niya sa mga tweets, sa tweet na yon. So, nag-public apology yung may-ari ng Brilliant Skin in behalf of yung mga pinatamaan ni Andrea Brillantes. Tapos, sabi pa niya, hindi po nila kinocondone yung mga ganung ugali or ganung actions ng kanilang employees. Including yung mga endorsers. So, if ever man na may violation, of course, it will be grounded for termination of contract dahil nga may mga paglabag sa kontrata, especially if nagkaroon sila ng public scandal. So, yung case ni Andrea Brillantes, nire-represent niya ang brand ng Brilliant Skin and ayaw ng company na magkaroon ng stain ang kanilang brand just because of yung behavior ng kanilang endorser. So, ayun, pinag-iisipan na nila and they are very deeply sorry sa mga tweet ni Andrea Brillantes. And I hope, they hope pala na hindi na yun mauulit sa mga iba pang empleyado dahil nakaka-tarnish yun ng kanilang brand image or yung image ng kanilang employee, which is not a good example. Ayun. And then, ang number 4 naman po natin is yung pinag-aaway sila ni Andrea Brillantes and Kitty Duterte. Why? It's because of this particular tweet. So, ang sinabi niya dyan is, ayan, and then nag-reply si Kitty Duterte. So, ang pagkakaalam ng mga ilan is that legit ito, pero nung nag-review or nagkaroon ng deep investigation sa social media, napag-alaman nila na hindi ito yung legit na tweet. However, pinagko-compare na silang dalawa na kung saan dapat si Kitty Duterte na ang mag-replace kay Andrea Brillantes. So, yung mga supporters ni Kitty Duterte is nag-forward ata ng message sa pamunuan ng Brilliant Skin Essentials. So, ang mangyayari is siya ang pwedeng ipalit kay Andrea Brillantes since nagkaroon na ng parang I'm not sure yung tamang term na violation sa conflict of interest dahil sa post niya regarding sa election related na issues. So yan, dahil sa pagko-compare, baka nga i-expect na natin or hindi na tayo masusurprise in the future na the new face of Brilliant Skin Essentials will be Kitty or Veronica Duterte and hindi na si Andrea Brillantes. So, in that position, baka mas lalong mag-elevate yung emotions between the two camps because alam naman natin na si Kitty Duterte is from the other side. And Andrea Brillantes is also from the other side. Kaya mas magkakaroon ng matinding gisgisan or gitgitan ng mga emotion. So, syempre, kapag nag-tweet ka ng mga scandalous na context tapos magbabackfire siya, magkakaroon talaga ng hindi
yung uncontrollable na emotions dahil marami pang ibang tao ang maidadamay. So, magkakaroon na ng, they will use that particular tweet and yung reply ni Kitty Duterte as a way para magkaroon na naman ng eruption of new aggressive na paraan in social media man, in physical man, or in verbal na in a way na ma-event nila yung anger nila. Tapos, yung number 5 naman is, syempre, maganda naman si Kitty Duterte, diba? Maganda siya, she is fresh, kakatapos lang na birthday niya, and she is now ready na mag-promote ng products. She is ready to endorse a product. Kasi nga, she is also considered as a personality. Hindi man siya celebrity, pero isa siyang one of the most respected na young personalities in this generation dahil nga anak po siya ng ating current president until June 30. So, she is the one of the first daughters of President Duterte and the sister of yung incoming Vice President na si Sara Duterte. Kaya, syempre, maganda na rin na magkaroon siya ng yung sariling image para sa kanya to promote a certain product because may nakikita naman natin na fresh face, tapos magkakaroon ng mas magandang endorsement potential para sa Brilliant Skin Solutions kung papayag siya. That's why nag-forward sila ng message kay Kitty Duterte and they will be, tignan natin kung i-accept ni Kitty Duterte yung offer ng Brilliant Skin Solutions. So, ayan po guys. And hopefully, if ever na mangyari ito, mapapalitan na yung mukha ni Andrea Brillantes sa mukha ni Kitty Duterte. O, diba? So, ayan po yung mangyayari guys. Yan yung 5 reasons kung bakit baka palitan na si Andrea Brillantes kay Kitty or Veronica Duterte bilang the new brand endorser of a well-respected skincare product. So, ano nga ba ang lesson dito? Kung naaalala nyo, yung tweet ni Enchong D na very, alam mo yon, yung very in-hit yung context niya, tapos nabasa ito ng pinapatamaan niyang isang public servant. So, ang nangyari is, nag-file siya ng kaso laban kay Enchong D. So, parang yung fine is 1 billion peso. O, di ba? Since that na case, tumahimik na si Enchong D. So, in-advise na ata siya ng kanyang legal team para tumahimik na or maging lilo na sa social media. Dahil before, medyo very verbal siya about sa current na issues concerning sa ating government. And mukhang ganun din ang mangyayari kay Andrea Brillantes, pero at this time, baka itutugi na siya ng hinahawakan niyang brand. So, yes, ingat-ingat na lang po tayo if ever na kung ano man yung gusto natin i-tweet or i-post sa ating social media. Lalong-lalo na kapag isa kang celebrity and if you are a celebrity na currently under a certain or several contracts with brand na bilang brand ambassador ka or endorser ka dahil sa mga tinitweet mo, you are considered parang nire-represent mo din yung brand. So, ayaw naman ng isang brand na magkaroon ng negative reputation regarding sa dahil lang sa pag-tweet ng isang brand endorser, o diba? So, yun guys, yun yung isang lesson, lalong-lalo na sa mga celebrity or even sa mga other vloggers like me, o diba? Pati ako nadamay tuloy. And yes, yun ang isang pinaka-importanting lesson na dapat na maging aware tayo. So, that's it guys. If you want more updates from me, hindi lang sa pageant, kundi pati na rin sa mga showbiz chikahan or chismisan, mag-subscribe lang kayo dito sa channel ko, The Surf Anthony Vlogs. And if you have any questions, comments, ayan, mag-comment down lang kayo and reach me out in my Facebook page, Instagram at Twitter, The Story of Anthony po ang aking profile. So, thank you and
Pasensya na kung medyo nabubulol ako or medyo na-idol. And that's it, guys. Have a wonderful day and always stay safe.